So ayun na nga, itong rap na to na nangungulit sa akin. Sobrang kulit na feeling, gwapong-gwapong-gwapo sa sarili, eh hindi naman ako nagagapuan sa kanya. Alam mo yun yung ayaw manlait, pero kasi ano na eh, inis ako sa kanya eh. Feeling pogi kasi eh, ayoko sana manlait, kaso niyabangan niya ako, yayabangan ko din siya, gantihan lang kami. Nasa Pampanga ako, walang ginawa kung hindi manggulo sa akin. Ngayon naman nandito ako sa La Union, ginugulo ako hanggang ngayon. Itong rapper na to, akala mo kasi kung sino. So ngayon, magne-name drop na ako. Akala mo lahat ng babae makuha mo. May kaibigan ako. Okay? May kaibigan ako. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa kanya? Sinama mo. Siyempre, sasama yung kaibigan ko. Hindi siya sikat eh. Siyempre, parang ma-amaze yun eh. Kasama ka niya eh. Ma-amaze siya. Sasama siya sa'yo. Pero meron kang gustong mangyari. Kaya mo sinasama. Which is problema na yun ng kaibigan ko. Dapat hindi siya sumama sa isang katulad mo na pangit na feeling, sikat pa. Kawawa na kasi si Skastakli eh. Lahat ng pag-describe ko is, alam mo na, saktong-sakto sa kanya. O alam natin si Skastakli may tulo. O alam natin si Skastakli is babaero. May anak, no? Alam natin si Skastakli is kailangan ng buko. So, alam ko inisip na talaga si Skastakli. Pero syempre, ayoko na magpaka-ipokrita dahil nag-trending. Pwede ko naman i-deny agad na hindi nga si Skastakli in a nice way. Naging parang sarcastic ako, diba? Ayun ang ginawa ko. Hindi ko ginawa agad yun. Kasi alam ko, hindi naman matatapos tong issue na to na hindi ko i-reveal sino yun. Oo, magkakapera ako dito. Trending ako ngayon eh. Magkakapera ako dito. Pero hindi ko hahayaan na matatapos tong issue na to. Naiisipin yung si Skastakli talaga yun. Hindi si Skastakli yun. Wala kaming connection yan. Hindi kami magkakilala yan. Kayo naman, mga chismosa kayo. Kayo na nga lang nakikichismis. Porket nabibitin kayo sa mga chismis niya, eh, todo bash na kayo. Ito na. Ito na tayo. Kung kilala nyo ba si Miguelito? Miguelito? Pangit na rapper na pa yan. Feeling pogi. May nana ang butas na p***e. Ano pa ba? May anak. May asawa. Etong si Miguelito, kilala to bilang Haring Manggi. Hindi ko alam bakit Haring Manggi. Hindi kasi ako... Manggi siguro dahil munggo yung utak niya kaya Manggi. So hindi ko alam, wala akong pakialam sa kanya. Wala talaga akong pakialam sa kanya, hindi ako interesado sa kanya. Ito ang tinutukoy kong tao, si Haring Manggi. Lumalandi. Kung hindi niyo nalalaman, ako na maglalagay sa social media. Kung hindi niyo nalalaman, itong si Haring Manggi is meron ng anak. Ang pagkakaalam ko, hindi niya pinapublic to kasi ayun na. Bata, walang kinalaman dyan, ano? Kasi out yan, issue natin to. Bata yan, dapat hindi sinasali. Kasi syempre, ang para sa akin lang, may anak ka na, bro. Bakit hindi ka mag-focus sa bago mong girlfriend, tsaka yung anak mo na pinababayaan mo? Bakit kailangan pa magdagdag ng babae, imbis na mag-focus ka sa iisa mong anak? Pare-parehas lang naman yung butas ng ng isang babae. Bakit kailangan iba-iba pa yung pinapasukan mo? Bro, pogi mo naman. Isipin mo, papasok ka sa kiko, tapos ganyan yung pagmumukha mo. Sa tingin mo, i-welcome ka ng kiko na, welcome, Haring Manggi, pasukan mo ako. Pre, ang gwapo mo naman kung ganun. Siguro kaya nahirapan hulaan ng mga tao kung sino ba to nang hindi ako nag-name-drop kasi sinabi ko sikat. Bigla ko lang na-realize. Pareho lang pala tayo, hindi naman tayo, hindi ka kasi sikat. Parang hindi tumugma sa banda dun. Alam mo yun? Hindi ka nga pala sikat. Ako din, hindi rin ako sikat eh. Minado naman ako, hindi ako sikat. Pero sinasabi ko lang yung sinasabi ko na hindi tumugma. Hindi tumugma yung pag-describe ko na sikat. Tsaka,
Ang dami kong kaibigan na nagre-reklamo talaga. Si Haring Manggi ganito, di ba kaibigan mo? Si Haring Manggi kasi ganito, ganyan si Haring Manggi. Ako hindi ako nagsasalita kasi yung pambabastos mo sa kanila, tsaka pambabastos mo sa akin is hindi naman ganun kalala. Mas malala yung sa kanila. Mas malala yung sa kanila kasi siguro ito, si Haring Manggi, medyo nangangapa-ngapa pa sa akin. Ano na naman sasabihin nyo? Si Vanessa nagre-reklamo, binastos. Kasi ganyan ka manamit, ganyan ka manuot. Oh, excuse me ah. Excuse me. Hindi namin hihingiin yung respeto nyo na hindi nyo kayang ibigay ng kusa. Kahit na ganito kami manamit. Bakit yung kuya ko? Yung kuya ko, ang daming nakakasama niyan na hubadera. Bakit hindi siya ng bastos? Bakit dito? Dito. Lahat ng tao dito naglalakad, nakabikini, nakalabas pa yung buhok ng kiyap-kiyap nila. Walang pakialam ang mga tao, hindi sila nang babastos. Talagang meron lang talagang tao na hindi kayang magbigay ng respeto, ng kusa, at meron taong kayang magbigay ng respeto ng may kusa. Which is, yung pagtayo ng ethics nila, hindi nila mapigilan, ganun sila katigang. Balik tayo kay Haring Manggi. Kung sinasabi niyo, kikita na naman ako, nag-trending ka na naman kasi, ganyan, ganyan. Totoo naman yun, kikita naman talaga ako, pero masaya ako kasi kapag kumita ako, marami akong matutulungan ng mga tao dito. Kapag nakakuha na naman ako ng Facebook, marami akong matutulungan tao na naman na nangangailangan ng pera o nangangailangan ng pagkain dito na hindi ko naman talaga kinokontent. Makit na ako dito sa taas kasi may mga dumating bigla na tao sa hubo. Lang masap, bago matapos ng video na to, gusto ko na lang magbigay ng mensahe kay Haring Manggi. Dinrap name na kita. Ngayon, nagbe-message kay sa akin, nakakasuhan niyo ako, kasuhan niyo na ako, kakasuhan niyo na ako. Kasi, di ako natatakot sa inyo. May pera naman ako. May pera naman ako. Yun nga lang, yung background nga lang talaga. Bahala kayo sa buhay niyo. Huwag ka kasing feeling pogi next time, okay? Okay lang maging feeling pogi, pero sabayan mo ng ugali. Pakabait ka. Ako hindi ako mabait eh, pero sinasabi ko lang, maging mabait ka sa mga kababaihan, okay, maging bullshit or maging mayabang, maangas sa mga content mo, pero yung pati babae, hindi disrespect mo, walang ganyanan. Suntok na lang tayong dalawa kung gusto mo. Kung hindi ko lang binabanggit ang kataas-taasan sa lahat ng aking mga ginagawa, gusto kong isipin mo yun. Gusto kong lagyan mo ng imahinasyon yung kukote mo habang iniisip yun na kung hindi ko binabanggit ang kataas-taasan, ang Diyos, ang Panginoon sa lahat ng aking mga ginagawa, siguro mas malaki ako ngayon. Oh, siguro baka mas sikat ako ngayon. Baka, alam mo yun? Malamang sa malamang. Pero wala akong pake. Kasi ang paglago ko ha sa daan ng kataas-taasan, sa gusto niyang daan ay walang hanggan. O pwede natin sabihin na mabilis kang lumaki sa pamumuhay sa paraan na hadlang sa kataas-taasan. Pero sinasabi ko na sa'yo na nandito ang hari ng mga lansangan, Haring Manggi.